Ay! Pero syempre, ano, kung mag-opto na lang din kayo, dun ako sa school ko. Next question. May math ba sa Opto? Hi guys! Welcome, welcome, welcome back to my channel. So for today's video, I am going to do a makeup therapy. And ko na si I'm going to do a video na nag-makeup therapy ako. Wow! Since matagal na rin akong hindi nakakalabas and matagal na rin akong hindi nakakapag-ayos, I'm gonna take this chance na i-video or i-vlog yung pag-makeup therapy ko. And while doing it, I gathered frequently asked questions about optometry. So I'm gonna answer them sa abot ng makakaya. Ito ay sa aking pananaw at sa aking kaalaman. If you wanna know my answers, my questions, yung mga nagather kong questions, and yung mga sagot ko sa questions na to, and if you wanna see kung anong outcome ng aking makeup therapy, just keep on watching. So, i-ano ko muna to. I-pin ko muna dito. Para may guide ako. Ito, kay mama. Pinibigitan ko yung pader. So first, I'm going to spray this mist all over my face. Ito yung tinatawag na Lux Organics Rose Water Glow Mist with Witch Hazel Extract. So favorite ko siya. Simula nung una ko siya nabili, nawala yung breakout ko. Pero ayan, meron na naman kasi yun nga, matagal na akong hindi nakakapag-ayos. Ginagawa mo! Shout out nga pala sa Achi ko, suot ko yung iyong food tech shirt. So sorry, wala na kasi akong tanda. Char. Spray lang tayo. Para matuyo siya agad, iwa-wipe ko nung siya. Ayan, magsagot na tayo pala ng questions. So first question, what is optometry? So, according to the RA 8050, Optometry is the science and art of examining the human eye, analyzing the ocular functions, describing and dispensing ophthalmic lenses, prisms, contact lenses, and their accessories and solutions. Charot lang bit-a-bit, nirecite yung RA 8050. Wow! In my own words, it is a profession kung saan you earn a doctorate degree in optometry pagka-graduate mo. And consider this eye doctor ka. You examine the vision of the patient, the eye health of the patient, and ikaw din yung magko-correct and magbibigay ng management sa error of refraction ng patient. Error of refraction, nearsighted, farsighted, astigmatism. You prescribe eyeglasses or contact lenses para makorrect yung error of refraction ng patient. So, maglalagay na ako ngayon ng lip balm. Ang Carmex. Ito'y bigay pa ni Ate Jem. Ni Ate Jem, yung asawa ng pinsan ko. Ate Jem, if you're watching, thank you for this. Nagustuhan ko to talaga kasi napaprevent yung pagka-chap ng lips ko. Kasi I have very dry lips. So, second question. How many years does it take to study optometry? 6 years. What? 6 long years. Oh no! You heard it right. 6 years. 2 years ka as pre-opto. And 4 years as optometry proper. So, yung first 2 years mo, mga basic pa, ganon. Yung mga subjects na Filipino, math, English, PE. Hindi ko lang sure ngayon sa curriculum na meron since meron ngang K-12, diba? And yung 4 remaining years. Ginagawa mo! Yung 4 remaining years, nandyan na yung mga, ano, yung mga mapapadasal ka na lang kay St. Lucy na subjects. Oh, no! Yung mga board subject. 5th year yung pinakamadugo for me kasi isipin mo magkiklinik ka tapos nakasabay pa yung accounts, diba? Magastos ka na.
papagod ka sa paghanap ng patient, tapos magpupuyat ka pa para sa subjects. And yung mga subjects sa fifth year, hindi rin siya B.O. Oh, no. Next, teka, mag-base na ako. Ang base ko is itong L'Oreal Infallible 24-hour Freshwear. Ito. Yun. Kasi yung pangit ng pump. Char. One full pump lang. One full pump. Ay! 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 Sorry. Tignan nyo naman kasi. Tapos tumilan sick siya dito. Sorry. Ano, baguhan. Kaya pagbigyan nyo naman. Ano ba yung third question? Where can I study optometry? Tinatanong pa ba yan? Siyempre sa CEU na. Charot! Na maraming mga school na may optometry course. Hindi lang naman CEU. Pero, siyempre, bias ako eh. Ang mga schools na may optometry, ayan, nilista ko eh. CEU, MCU, pero itong Lyceum Northwestern University sa Dagupan siya. Shout out sa mga sa mga interns na nakasama namin sa Shinagawa. Hi guys, if you're watching. Hindi na ako natapos sa paglagay ng foundation. Sa Mindanao, mayroong Davao Doctors. Tsaka Mindanao Medical Foundation. College, yun, sa mga Opto students dyan, hello. Meron din sa Cebu, yung sa Cebu Doctors naman din. Ayun, yun yung mga may Opto course. Hindi ko na alam yung sa ibang school eh, pero yan kasi yung nakalagay kay kumaring Google. Pero syempre, no, kung mag-Opto na lang din kayo, doon ako sa school ko. Syempre, bias nga, diba? So, next question. What kind of career opportunities can I expect? Kapag kasi hindi naman automatically sa optical ka lang mag-end up. So, marami naman ding choices pagka-graduate. Pwede kang magtayo ng sarili mong practice. Pwede kang mag-apply sa opticals like Vision Express. Yung Team Vision Express. Tapos, din kasi ako nag-intern ngayon. And nag-lockdown. So, wala nang internship. Tapos, pwede rin naman sa EO, sa Onde, Sunny, sa Ideal Vision, sa Rabia. Maraming opticals na pwede kang pasukan kung gusto mo na maging doctor sa optical. Meron din namang eye centers, like yung sa Shinagawa. Shout out ulit. Shout out sa mga interns na nakasama namin sa Shinagawa. Both MCU and Lyceum interns. Hello sa inyo. Ay, may salamin pala ako dito. Hindi ako nakatingin. Mahirap palang makeup daw. Sumadal-dal ka. Diba, kahit paano natakpan yung mga madidilim kong nakalala. Ay, ayun, hindi pa pala tapos. Ayun, aside nga sa optical, may mga eye centers like Shinagawa, American Eye Center, Asian Eye Institute, Peregrine, and to name a few. Tapos, pwede ka rin namang pagka-graduate mo, mag-specialize ka. Kung sinisipag ka, mag-specialize ka. Kung ayaw mo na mag-specialize, gusto mo na kumita, ano ka, mag-eye center ka, nasa sa'yo naman. Ang mga specializations na pwedeng puntahan is, one is yung low vision. Low vision, pedia, geria, meron din neuro-opto, meron vision therapy, may orthoptics, may prosthesis. Pwede ka rin maging prof. Pwede ka maging prof, kukuha ka ng master's degree. Pwede ka rin sa research. Kung masipag ka na gumawa ng problema, tapos isosolve mo, diba? Bakit hindi? Mag-research ka din. Next question natin, what is the difference between optometrists and ophthalmologists? Ang optometrist, graduate siya with the degree of Doctor of Optometry. Ophthalmologist,
graduate muna siya ng pre-med, tapos gagraduate ulit siya as Doctor of Medicine. So, ang optometry is, sabi ko nga kanina, di ba? Yung profession namin is yung taga-check ng vision ng patient, taga-correct ng error of refraction. Yung pagkalabo ng mata. Nagbibigay kami or nagpa-prescribe kami ng eyeglasses, contact lens. While yung ophthalmologist naman, sila yung may kakayahan mag-perform ng surgeries. Of course, to diagnose a disease and to treat the disease. So, ibig sabihin, kapag nalalabuan ka sa mata mo, gusto mo ng eyeglasses, punta ka sa Opto. Kapag naman masakit yung mata mo and may something na uncomfortable ka, pwede ka rin naman pumunta sa Opto para ma-refer ka sa ophthalmologist. Or pwede rin naman na dumiretso ka na sa ophthalmologist kung may kilala kang ophthalmologist. So, next question. Ano ba yan? Hindi na ako nag-makeup. Sumasagot na ako ng tanong. Tapan naman natin muna yung ano, yung mga natirang madilim na nakaraan. Ito hindi ko natatakpan na kasi live pimple yan eh. Kumbaga sa isang vulkan, mag-erupt pa lang siya. Okay lang naman na ma-trigger siya pero syempre makeup eh. Baka mamaya butas na yan, pumasok pa yung ano, diba? Mas lalong malala, mas lalaki siya. Mamaya kasing laki na ng noo. So next question. Is optometry a difficult course? To answer honestly, yes. Wala namang madaling course, no? Wala namang madaling course. Lahat ng course, pinaghihirapan para makatapos, di ba? Eh, magkikilay na ako. Kilay style. Namiss ko to. Namiss ko magkilay. Hindi ako marunong mag-chani kasi masasaktan ako sa chani. Ayoko masaktan. Wala ngang course na madali. Lahat yan, pinaghihirapan. Lahat yan mahirap in their own way. Ano ang pinagsasabi ko? Hindi ko kasi alam kung saan ako po-focus, sa pagsagot ba o sa pag-makeup. Sana marunong pa rin ako magkilay. Next question. Next question. May math ba sa Opto? Sabi ko noon, nung high school ako, pagka-graduate ko, ayoko ng course na may, na may math. Kasi sukang-suka ako sa math. Hindi naman sobrang sukang-suka, pero sukang-suka. Gulo, di ba? Ganyan yung math, magulo. Meron, may math sa Opto. May math sa Opto. Nakakalungkot mo. Pero, yung math naman kasi niya, ma-enjoy mo. Matutuwa ka. Yun ay kung talagang gusto mo maging Opto. Hindi, napag-aaralan naman yan. At saka yung math kasi sa Opto, need mo talaga yan sa, hindi mo dapat siyang kalimutan. Actually, nung mga early years ko talaga sa Opto, hindi ko alam kung nag-i-engineer ba ako, nag-architect or what eh. Nubuluhan din ako kung ano ba talaga kasi may drawing, gano'n, reflection ng light, din drawing mo, ganyan. Hindi ko talaga, parang confused ako that time. Ano ba talaga ako? Engineer ba o Opto? Pero hindi. Siyempre, parte yan eh. Kailangan mapag-aralan mo talaga yung history or yung kung paano na, saan ang galing yung ilaw, kung anong behavior ng ilaw sa ganito, ganyan, ganyan. Ano yung pag-aaralan? Hindi ka lang naman basta mag-check ng pasyente. Dapat naiintindihan mo kung bakit nagkakaganon. Tingnan nyo. Di ba napakatagal? Isang kilay pa lang nagagawa ko. Okay, next question. Gaano kadalas dapat nagpapa-check ng mata? Well, depende kasi yan. So, halimbawa, mataas-taas yung grado mo, ganun, or mabilis tumaas yung grado mo, magpa-check ka every 6 months. Kung ano naman, kung stable yung grado mo or wala ka namang grado, pwedeng 1 year annual check-up talaga. Para syempre, mata yan eh, diba? Well, never take your eyes for granted. Kasi once na nawala yung vision mo, mahirap yan ibalik. May cases na hindi na nababalik. May cases na may chance mabalik. Pero sobrang hirap, guys. Sobrang hirap. Siyempre, ako, pag-graduate na ako. And nagkaroon din naman ako ng mga patients na ganyan. And sobrang marami kang marirealize sa life. Marami kang
marirealize mo na ang dami mo palang tinitake for granted. Especially your eyes. Sa lahat yata ng parat na ng katawan, yun yung pinakapagod, di ba? So, you should take care of your eyes. You should have your eyes checked. Not every 6 months or every year. Ganun. So, blend na natin tong kilay na to na pagkatagal-tagal. And oh, okay naman, di ba? Okay naman yung kilay ko. Marunong pa rin ako. May mga kalbong parts lang talaga ng kilay ko. Pero, dead ma sa kalbo. So, next question. What does it mean to have 2020 vision? So, pag sinabi kasing 2020 vision, ibig sabihin, good yung vision mo. Naabot mo yung smallest possible. Although, may smallest letters pa na kaya talaga maabot. May 2015, may 2010. Pero 2020 is okay. 2020 is good na rin naman. Ibig sabihin, yun yung pinakamaliit na kaya mong basahin without glasses. Pag naman, halimbawa, meron kang eyeglasses and naabot mo yung 2020 vision, ibig sabihin, with your glasses on, you can reach the best line. Kasi ibig sabihin, nakakatulong yung eyeglasses mo sa'yo. So, next question. Can I sleep with my contacts? No! No. Never ever sleep with your contact lenses on. Bakit nga ba? Kasi, syempre, may ano yan eh. Kumbaga may microbes gano'n na na-accumulate dun sa contact lenses mo and hindi mo alam na meron. Syempre, hindi naman yun nakikita, di ba, with your bare eyes. So, kapag natulog ka with your contact lenses on, pwedeng ma-irritate yung eyes. Pwedeng magkaroon ng complications. Let's take it this way. Palagay mo na lang na ang babae, di ba, laging nakabra. Tapos talaga yung sample ko, no? Laging nakabra ang babae. Diba, syempre, paglalabas ka, nakabra ka, diba? Ang babae. So, yun, nakabra. Pagka-uwi mo, pag syempre, yung body mo, parang need mo na siyang i-rest, tatanggalin mo yung bra mo. Kahit pag matutulog ka, tatanggalin mo yung bra mo. Kasi need magpahinga. Need makahinga ng bra mo. Ganun. Need makahinga ng chest mo. So, ganun din kapag contact lenses. Since, naka-cover ng contact lenses yung cornea mo. Ginagawa mo! So, since, ayun nga, naka-cover niya yung corneas mo, ibig sabihin, less oxygen yung nakakapasok sa cornea mo. And hindi madedefend ng cornea mo. Yung cornea. What? hindi niya madedefend yung sarili niya sa mga microbes na nakadikit or naka-attach dun sa contact lenses mo. Kasi syempre, ang contact lenses nga, before and after using, you should rinse it with your contact lens solution. So, if hindi niyo pa napapanood yung tips ko, ito siya. Ayan, yung tips ko. Diba? Watch niyo para, ano, i-view style. Next. Can I wear my mom's eyeglasses? No, dear. No. Teka, mag-ano muna tayo dito. Etong concealer, usually, dinadaliri ko lang yan. Pero, makeup therapy naman to. Mag-sponge na tayo. Ang aim ko lang naman is magmukhang maganda. So, ano yung tanong? Can I wear my mom's eyeglasses? No. Kasi magkaiba naman kayo nung ano eh, ng grado kung may grado man, di ba? If same man kayo ng grado, magkaiba kayo nung distance ng pupils. And dun kasi nagbe-base yung optician or yung technician. Doon siya nagbe-base ng kung saan ilalagay yung optical center ng lenses mo. Masyado lang technical, no? Pero yun eh. Hindi ba? Ang ganda ko na. Huh? Ayun, basta huwag niyong susuotin yung glasses ng nanay niyo or ng tatay niyo or nung kahit sino man. Huwag. Kasi, syempre, magkaiba nga kayo ng, magkaiba kayo ng grado. Pwedeng wala kang grado, tapos sinuot mo yun, di ba? Mahihilo ka. Mahihilo ka, friend. Mahihilo ka. Ayaw natin mahilo, di ba? Next. What is the difference between reading glasses and prescription glasses? Wait lang. Kailangan na natin magmadali kasi, I'm down to my last two questions. Ito pala. Ano,
Ano ba to? Hindi ko pala inano sa inyo. Hindi ko pala pinakita sa inyo kung ano yung ginamit ko na ano, concealer. Ito yung ginamit kong concealer. L'Oreal Infallible. Full wear, I'm in the shade Natural Rose. And dito rin sa Fresh Wear, I think I'm also in the shade Natural Rose. Sa kilay ko naman itong Make Brow yung gamit ko. Make Brow Pencil ng Detail Makeover. The best to. So lately, nahilig ako sa blushes. And sa liquid na blushes, ito yung favorite ko. Yung color red in the shade Zola. Tapos, yung iba kong ano, yung iba kong mga ano, yung mga mukha akong nasampal ganun. Iba kong ayan, Careline in the shade Fresh Tomato. Tapos yung isa kong color red, ito okay rin pa eh, the shade Brie. Tapos nasa na ba yung isa ko? Meron din ako nito. Ay! Hindi na mag-contour tayo kahit hindi ako marunong. Ano lang naman, hindi naman ako lalabas eh. So yeah, meron din akong contour palette from EB Advance. This is EB Advance Face Trio in the shade Fig Trio. Yeah, maganda siya eh. Maganda yung contour niya. Parang sabi mo, hindi yung marunong. Ito ay yung Wet n Wild Color Icon in the shade Mellow Wine. Ganda rin ito kasi para ka lang nalasing. Ganun. So yung reading glasses, ginagamit siya sa... Duh, reading. Charot lang ang taray, no? Yung reading glasses, pang malapitan siya. So pwede nga, halimbawa, pag nagtatahi si nanay, ganun, yan, gumagamit siya ng reading glasses. Babasa yung newspaper, gumagamit sila ng reading glasses. Tapos yung prescription glasses naman, usually yan yung mga gamit sa yung lagi mong suot kapag may grado ka. Yan yung mga pangalayo. Oh my God. Nailo ulit ako ng ganito. Alam nyo, I'm very positive na mawawala na siya soon, makakahanap na ng cure yung WHO. Or makakahanap na sila ng vaccine para sa virus na yan. I believe that when God brings you to it, God will definitely bring you through it. So yun, nasagot ko naman yung tanong, no? Ayan, ganyan lang yung blush. Para ako nangari. Next question na. What is the difference between farsighted and nearsighted? Ang difference ng farsighted sa nearsighted. So, kapag sinabi mong farsighted, malinaw yung nakikita niya sa malayo. So, dun, yun yung ano natin, ha? Pag sinabing far, malinaw sa malayo. Farsighted. Farsighted. And malabo sa malapit. So, hindi siya makakita sa malapit. Hindi siya blurry yung vision niya at near. Kapag sinabi namang nearsighted, linaw yung nakikita niya at near. Nakakapagbasa siya sa near. Pero pag tingin niya sa malayo, malabo na. So, yun yung difference nila. Ang next kong gagawin is itong... Ito yung aking... Ano? Tony Moly Tony Pink. Favorite ko siyang nalalagay na base. You can see, hindi pantay ang color ng lips ko. Hindi pantay ang color ng lips ko. Pangit. Kaya nag-iiba yung shade ng lipstick sa akin kapag nag-a-apply ako. Patungan ko lang siya, no, para maganda. So yun. Ay, hindi pa pala ako tapos kasi nag-sesep pala ako. I'm using this Maybelline New York Fit Me powder foundation in the shade 128 Warm Nude. Kaya feeling ko medyo maputi to sa akin eh. Sabi ni ate yung mga powder shades daw nila is one step darker dun sa shade mo dun sa liquid.
foundation. Sabi ko magpo-contour tayo eh. So, eto, gamit tayo ng brush. Hindi ako mahilig kumamit ng brush kasi tingnan niyo yung ano, makeup look ko. Parang ano lang siya, di ba? So, eto, try natin gumamit ng brush. Eto yung Miss Bella ba? Miss Bella na brush. Hindi ako marang mag-contour, huwag niyo ako i-judge. Dito rin, para matakpan yung double chin. Ay! Ayan! Tama na lang, lahat na lang bumabagsak. Huwag akong babagsak! May nangyari ba? Di ba sabi ko sa inyo, hindi ako marunong mag-contour. Feeling lang naman eh. Nose contour na rin tayo, no? Parang mukha tayong matangos. May nangyari ba? Hindi ko alam ah. Comment down below kung may nangyari. Okay na yan. At least ma-feel ko man lang na maganda ako for the day. So that concludes our video for today. If you like this video, give it a thumbs up. And don't forget to hit the subscribe button. I'll see you on my next video. Bye!